Armageddon hit Manila. Tumambad lahat ng fake. All fakes are revealed. Pandamay si Isko. The macro and micro corruptions are revealed. New Duterte has started putting to jail the macro type of corruption. Mayor Isko Moreno has provoked the revelation of the micro-criminals in the city of Manila. The apocalyptic episode has started through the cleanliness drive. Nagsilabas ang baho, dagaginto ng tao, umitibs, mandarabong, palakas ang system at iba pa. The underworld has discovered. All illegal gangs, Colorum City Mafia, fake enforcers, fake 12-inch cars, vehicles, fake police, fake drivers, fake soldiers, fake kagawan, fake captain, fake MMD at ng lahat ng sigasika, the fake authority, mga fake na daga sa lipunan are now ulamok. The underworld darkness that commands the city of Manila for decades is now in commotion. The law and order is now prevailing. The dark people are now captured. Marami pang huhulihin, marami pang gagawin. The mayor feels he is still at the start, he is not yet doing, but the explosion has ongoing. All the rest, the criminals that reduced the Filipinos into slavery and poverty, now it's awakening. Through cleansing drive of the mayor will last the total purification of the city of Manila. Isko is not only a rock star, but he is the true warrior. The war is not over, but it is still at the beginning. How many illegal should be removed still? How many oligarchs should be processed into law? How many illegalities and modus operandi of the few are still to be discovered? The law must go on. Kami, panayang trabaho namin. Naghihirap kami araw-araw. Andito si Atty. Lizada ng LTFRB, yung PNP, CHDG nandito. Inaayos namin lahat ng mga sistema dito para mahusay yung pagbibigay ng serbisyo namin. Natin, para sa mga kababayan. Pero may mga taong kagaya ninyo na mga walang hiya, na walang ginawa kundi manloko sa kapwa para sa pera. So, control truck over here. You can see there's no markings on it. There's no franchise information. These are the kind of trucks that go around. They basically just pick up any car. It doesn't even matter if you're parked legally. They'll pick it up. They'll take you to the highway and then they'll force you to pay money to get your vehicle back. It's literally highway robbery or carnapping. That's why I say to them, call the police. Don't mess around. Don't get the money. Just call the police straight away. And this is where they bring their victims. They basically dump them here and they won't let you take your vehicle until you pay them the money. So they towed your van? Yes. When did it get towed? Today? Today. And did they give you a ticket? No. Was there any enforcer with them? What? Did they have an enforcer or no enforcer? No. They took your key also? Yeah, did they get the key? Hindi po. May tow truck ba? May tow truck kami pero wala doon. Asan? Ano po kayo today siya? Ano pangalan? DMA ho, sa Maynila po yun. Maynila kayo? DMA yung tatak? Oo. Asan yung matak nyo? Wala, isa lang po yun, sir. DMA? Opo, isa lang po yun. Pero hindi ho yun nag-aano ngayon dahil nagkaroon ho dito ng operation sa DMA. Ngayon hindi ho namin pinapatak na. Sino yung nanghuli ng mga nakaparada dyan ngayon? Marami ho dito, pati mga MMDA ho, Colorum, St. Bernard. Asan nga? Asan yung office nyo? Umiikot ho sila.
Chairman, ano pa ang tuturo niyo? PMA ho, pero dito kayo ang tinuturo dito. Kayo, bakit ho kami? Hindi naman ho kami. Dati pa ho yun kasi nag-ano. Ano ang pangalan sa Manila? Ano pa ang tuturo niyo? PMA ho, pero wala na ho yun. PMA, wala na sa PMA. Wala na sa PMA. Oo, dati. May pangalan pa nga ho? Oo, kasi. Okay, lahat dito ano? Hindi ho, kasi na office nito pa ang office niyan. Diyos ko, hindi kami mananagot niyan. Pero hindi ho kami pinaka-office niya. Hindi na ho kami nag-aano. Asan niyo isa pa? Ako mag-aano. Dahil ako, anak niyo, ako may ari nito. Isaan lang namin. Sandali. Tinatanong ko lang. Opo. Sabi mo kanina, yung PMA accredited ang Manila. Oo, dati. Usap ko ang Manila ngayon, hindi kayo accredited. Asan yung i-pack nyo? Kolorum yan, bawal yan. Opo. Asan yan? Ganito po, sir. Hindi. Asan muna? Wala ako dito ngayon. Okay, pwede ho ba pag dumating, i-surrender nyo? Opo. Ha? Opo. Ganito ho yun, sir. Kaka, last week ho, nag-operation ho dito, pati MAPSA. Sino nag-operate? Nagpaano ho yung mayor's? Hindi ho totoo yun. Kausap ho si mayor. Huwag yung gamitin ang pangalan ni mayor. Ano ho sa MAPSA yung nag-impound yung ibang truck? Yung dito nga ba't nandito? Pwede impound sa MAPSA yan kasi kanila yan. Sir, tanungin ho nyo yung may office nila ho. Saan nga? Saan? Dito ho. Sa kapila. Sumama nga. Bakit ako? Alisa nito! Manukang ka lang may ari ng ano dito? Bakit ako ituturo mo? Alisa, tatalungin ka nga kung anong pangalan ng opisina. Hindi ko alam itong opisina. Tawag ka magturo. Hindi. Wag ka. Sino nga alin? Ako ba ituturo mo? Wow, nakakaya sa'yo. Opisina to. Sabi natin ang opisina. Wait lang ha. Nakit opisina nga. Nakuwanto ko. Isa lang ang truck namin. Tandaan mo yan ha. Eh bakit ako ituturo mo? Basta opisina ko ito lang ano. Ate, ano, wag kang magsalita sa akin. Kaya, wag kang ano, subok kang bulaan, ha? Magtuturoan na lang tayo lahat. Gusto mo ba? Basta kang mag... Wag kang sinungaling! Ba't ako ba tinuturo mo? Nagtuturoan na, we don't know yet who tells the truth. Kaibigan. Marami pa tayong ibubunyo. Mag-clearing operation ay dapat sa mga timbangan sa palengke para ng fake at bandarampong for decades, pati sa airport. There's a need of clearing operation also in the airport nationwide. All fakes in the country must be processed into one. If you like my video, please subscribe. Thank you.